Hey yo, what is up guys? Me, it's your boy Chalk TV back right back in it again with another video and today. So today guys, ay may nag-PM sa akin na yun. So bali ngayon, ang PM niya ay ito. Yan tol, so bali ano daw yung experience sa STEM at ano daw yung mga para sa STEM. So bali, I'm a STEM student ka po pala nung grade 12 ako at tapos ko na po yun. And ngayon mga tol, magsabi kayo. Di naman gaming content yan. Di naman vlogging content yan. Balikan nyo mga tol yung aking channel trailer at tingnan nyo na lang. Una-una, yung first, syempre yung first day, wala ka pang alam sa STEM. Yung ano, yung feeling na parang napipressure ka na, yung parang ganun. Sa first day lang yun. Pero kung makasama mo na yung mga STEM na kasama mo sa araw-araw sa everyday na school mo, eh magiging okay naman mga tol. So bali, first na magiging impression sa inyo ay kailangan nyo na maging responsable at maging mature sa grade 11 and grade 12. Sa inyo kasi kinukuha yung mga pang contest. Yung expectation kasi sa STEM ay mataas at ayun, ganun lang. Para sa akin yung feeling na STEM ay masaya and ayun, mas more challenging at mas entertaining yung mga lesson. So bali mga tol, ano ang benefits ng STEM? So bali, marami kayong scholarship na pwedeng pasukan kapag nasa STEM kayo and also mas advanced yung lesson and maraming subjects na pwede nyo lang pag-aralan nakasama sa pag-college nyo. So ito yung tips ko para sa mga incoming grade 11 STEM at sa mga grade 11 STEM na mga grade 12 STEM para may background na kayo para sa mga experience na naranasan. Hindi lang ako nakaranas nito mga tol, yung iba ko pa rin mga kaklase. So yung tips namin para sa inyo kasi yung iba rin ay natanungan ko din and ayun, bigyan din nila ako ng onti lang naman pero ayun, kadalasan ito lang yung mga experience namin at pwede ko rin i-share sa inyo. So number one is, ito yung pinakamadalasang mali ng mga STEM students. So yung take down notes, don't take pictures. So bali, kadalasan mga tol, pinipicture na lang yung mga nasa PowerPoint, yung mga ganun. So bali mga tol, ay gawin nyo, isulat nyo na lang, pahintayin nyo yung teacher, or kada pag nag-explain yung teacher, sulat nyo na lang, or humingi kayo ng oras para magkopya, kasi kapag di kayo nakapagkopya tol, wala kayong reviewan. At alam nyo naman kapag nasa cellphone tayo, marami tayong ginagawa na di naman dapat, tulad ng Messenger, mga Facebook, YouTube, ganun. Kaya kailangan natin kunin talaga yung oras para sa pag-review na ang gamit lang yung notebook natin. Easy pag lang mga tol. So huwag kayong tatama rin sa mga ginagawa nyo. Diba nga may ginagawa kayo, huwag nyo mamaya na yan, bukas na yan, next week na yan, may araw pa naman. Sipag lang mga tol, kung anong gagawin nyo ngayon, pwede naman gawin niya na ngayon habang wala pa kayong ginagawa. Kasi kapag natambakan kayo ng ginagawa, wala, natatama rin na kayo at di nyo na yun magagawa. So next mga tol is, deadlines are deadlines. Ito yung mga kadalasang pagkakamali namin mga tol na mga STEM is, gumagawa kami ng sariling deadlines. So bali, kapag gumawa kayo ng sarili nyong deadline, kapag deadline na nilagpasan nyo, binigyan nga kayo ng deadline ng teacher nyo. Ngayon, ay deadline. Ngayon yung deadline tapos pinasa nyo bukas, parang nakakawala rin ng respeto yun sa teacher at baka minusan rin yung grade nyo. Syempre yung responsible students, kailangan nyo ng ganun, manage your time. So bali mga tol, ang kailangan nyo lang is imagine nyo yung time nyo. Kung may gagawin kayo ngayon, gawin nyo na. Sasabi ko lang yun na sipag lang, manage yung oras nyo. Ganitong oras may gagawin ako, mamaya may gagawin ako, parang ganun. Okay, next is obey school rules or obey rules by home rules, room rules, parang ganun. So bali kapag sinunod yung mga tol yung rules ng room nyo, eh mas maganda yung pagsasama nyo sa room, mas maging productive kayo. Kasi kapag puro lang kayo discussion, puro lang kayo away sa mga school dahil di nyo sinusunod yung rules, eh wala kayong magagawa niyan, parang magiging boring or magiging walang kwenta yung araw nyo. Kailangan nyo sundin yung rules, kung bawal mag-cellphone sa ganitong oras, bawal mag-cellphone ng may lesson, huwag niyong gawin mga tol kasi para sa respeto rin sa isa't isa nyo, respeto din sa gumawa ng rules. At syempre kapag may sumusunod ng ganun, halimba maglilinis ngayon, sundin nyo lang yung mga yung rules. Halimba maglilinis ngayon, kailangan maglinis kayo ngayon para mas productive yung araw. Respect every teacher. Sabi ko nga mga tol, kailangan nyo niya, kahit hindi ko sabihin, kailangan nyo itong gawin. Kahit nasa instinct nyo to na respect every teacher, kailangan nyo ng respeto yung good morning, good afternoon ma'am, good afternoon sir. Kada may napasok sa inyo mga tol, may napasok sa room nyo, batiin nyo ng good morning, hi sir, hi ma'am, kahit di nyo teacher, kaya basta teacher sa school nyo, basta kahit junior high yan, good morning nyo mga tol. Kahit di yung teacher nasagot kasi di naman kayo narinig, okay lang yun mga tol, at least na good morning kayo mga tol. Next is, don't pressure yourself. Kasi mga tol, ito yung kadalasang mali namin mga tol, pero pressure namin yung sarili namin. Kahit na konti pa lang yung ginagawa namin, sabi, ganito, ganyan, kailangan mapasa to, kailangan natin bilisan, kailangan natin gawin to na mabilisan. Di naman ganun tol, kailangan natin di natin pressure yung sarili natin. Ang isipin lang natin is, magagawa natin yun dahil minalage natin yung time natin, masipag tayo. Ganun, gawin lang natin yung mga hindi natin pre-pressure yung sarili natin. Parang ginagawa natin daan-daan pero
pero sure na sure tayo sa ginagawa natin. Next is bawasan ng distraction. So mga tol, yung sinasabi mong distraction dito, hindi lang yung ano, yung mga ano, yung mga couple-couple na mga ganyan. Ang couple-couple na okay lang yan, pero hanggang namamanage yung time nyo is okay lang yun mga tol. So isa pa sa mga distraction mga tol is yung mga online games na ginlaro nyo, or yung mga ML, yung mga ano, may naglalaro pa ata ng COC ngayon or ng Clash Royale or ganun. Yung mga online games cellphone natin, bawasan muna natin mga tol. At ayun lang, sabali para mas magaan, patuloy lang yung paggawa mo. At yung mga ganun, yung mga Mobile Legends, yung mga ganun, mga Facebook, mga Messenger, yung mga nasa ano lang, mga leisure time or mga bakanting oras lang, saka natin yung gawin. And next is huwag damdamin ang mga failures. Sabali ito yung mga mali rin namin na hindi na damdamin yung failures, hindi na nasagot yung question, hindi ka nakikibo, parang ano, hindi na nakikibo sa gilid, parang ganun, hindi mo nasagot. So, bali matal, yung failures natin ay doon tayo matututo, kaya wag damdamin yung mga failures, think positive. Next is, ito naman yung mga mali ng mga kagrupo sa mga thesis, umaasa sa mga kagrupo. Yung mga ganun, pag hindi lang sa thesis matal, sa mga group project, sa mga ganun, sa mga group output, umaasa na lang sa mga kagrupo. Ganun yung mga mali namin mga tol, kasi pag nag-asa ka sa grupo, eh wala na talaga. Kasi pag umasa ka sa grupo, isa lang yung nagawa, isa lang, dalawa lang nagawa, tatlo nga nagawa, pero marami pa kayong kagrupo, hindi na nila yung matatapos. Tandaan na ang mga kagrupo nyo, pare-parehas lang ang grade nyo, hindi yun nakabase sa kung sinong gumawa, nakabase yun sa output ng grupo. So ayun lang, so kailangan nyo ng cooperation. Motivate yourself, be positive, at huwag i-down ng sarili. Kasi kapag ganyan, kapag dina-down yung sarili sa mga ginagawa ng system, eh wala na kayong magagawa. Kasi kapag minomotivate niyo yung sarili niyo, kapag na-motivate kayo or napapositive yung sarili niyo, nagagawa niyo nang maayos at mas mabilis pero mas quality yung ginagawa niyo. Kapag yung isang output niyo is ginawa niyo nang positively na minomotivate niyo sarili niyo na kaya ko tong tapusin tamang oras. Yung ginagawa niyo is maganda yung kalalabasan. Para next is all subjects are major. This, sabi ko dito sa all subjects are major, lahat ng subjects ay ipa-priority nyo lahat. Wala kayong ititira. So bali sinasabi ko dito na all subjects are major, lahat nyo yun ipa-prioritize. Wala kayong special na subject yung uunahin nyo. Lahat ng subjects are major, lahat ng subjects ay importante. Reduce your noise. Ito yung mali namin talaga, na napakaingay namin sa set, napakaingay namin sa lesson, kaya napapagalitan kami masyado ng mga teacher. Ayun, napapagalitan kami, and ayun, reduce your noise, huwag kayo maingay masyado. Pag maingay kasi kayo, hindi kayo mas productive, wala kayo masyadong nagagawa kasi puro lang kayo ingay, puro lang kayo noise pollution. Parang ganoon. So, mainit na nga sa room, mas init pa kayo. Ayun, reduce your noise, focus lang kayo sa mga ginagawa niyo at bawasan niyo yung ingay. Next is huwag kayong mapagmataas. Huwag lalaki yung ulo mga tol. Kasi karamihan ng mga na ano ko sa STEM is nalaki yung ulo nila mga tol. Yung iniisip nila na parang mas mataas sila sa STEM, mas mataas silang STEM kaysa sa ibang strand. Huwag ganun mga tol, mali yun. Kasi mga tol, isipin nyo mga tol, yung mga ibang strand mga tol, nagpupursige sila para gumawa ng mga projects at ano, pero di sila nagmamataas kasi na ano sila, parang napipressure din sila dahil sa STEM nga kayo at puro matalino sa STEM at nagiging mapagmataas na yung mga STEM at lumalaki ng ulo. Kaya ayun, huwag kayong maging ulo mga tol, huwag kayong laki ng ulo nyo. Treat your classmates as your family. Mga tol, kapag may mga benefits tol na kapag pamilya mo yung ano, kasi marami kayong planong natutuloy, hindi mas productive kayo, mas nagiging mabait yung mga teacher sa inyo, mas konti yung pinapagawa sa inyo. Kasi kapag yung mga pinapagawa sa inyo, madali nyo natatapos, parang binibigyan rin kayo ng treat ng teacher nyo na parang bawasan natin yung ginagawa ng STEM kasi alam nyo naman, masyadong busy sila sa mga study nila at mas masisipag din yan, kaya nagre-review sila sa mga exam, parang ganun. So bale, treat your classmates as your family. Ayun. So bale, naging STEM family nga kami at ayun, masaya magiging STEM. So ayun, dito lang nagtatapos mga kaibigan ng ating video ngayon. Maraming salamat sa panonood at sana na may natutunan kayo, at kung may natutunan kayo, please mag-leave lang kayo ng like. Appreciate ko naman yan. And mag-subscribe na rin kayo dyan sa at mag-hit the notification bell para update sa every video na upload ko. So that is all for today folks. Sana nag-enjoy kayo at na-inform kayo at may natutunan kayo. So that is all for today folks. This is Chuck TV signing out. Peace out. Buhay. Yahoo. Peace.